Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Mark. Sa hindi pa nakakilala sa akin, ako'y isang reposesor. So ngayon, samahan nyo kami para mag-remind sa mga client na hindi pa nakakabayad ng kanilang car loan. So pag hindi sila nakabayad ng kanilang car loan, so wala kami magagawa kundi i-offer sa kanila ang voluntary surrender. So kailangan nilang i-VS yung sasakyan nila or voluntary surrender. Papakita ko rin sa inyo paano namin kinuha yung sasakyan. Napakasimple lang siya kasi siyempre, pag stress ka na sa sasakyan mo, wala ka ng pambayad, i-voluntary surrender mo na yung sasakyan mo kaysa makasuhan ka ng banko, magkakaproblema kayo ng banko, mas lalo lang lalaki ang gastos mo. Kasi pag nakasuhan ka na, siyempre, lahat na nagastos ng banko, i-charge sa inyo yon. Marami kang priorities na iba, so surrender mo na yung unit. Tara, samahan nyo kami. Pero siyempre, bago ang lahat, mag-subscribe ka muna. Salamat! So bago kami umalis, isusort muna namin yung mga pupuntahan namin para sunod-sunod siya, hindi siya hiwa-hiwalay. Para mas madali. So lahat yan, ililista namin kung magkano ang babayaran nila, ilang araw na sila delayed, kailan sila huling nagbayad, para may mga katanungan sila, ay masasagot namin agad. Tapos, aalis na kami. Siyempre, ang pupuntahan namin, yung pinakamalapit na lugar. So, medyo mahirap yung trabaho namin kasi ang kalaban namin dito, ulan. Tsaka init. Grabe, sobra init. Nabihan din ako ng ganyan, pero hindi yung batong buhay. Parang yung kayo niya, no? Ganun din sinagot sa akin. So, bago kami makarating ng bahay, titingnan ulit namin yung mga babayaran nila para dire-diretso na yung usapan at ilang araw silang delay. Hindi natin pwede ipakita yung bahay at yung kliyente. Ito mga ka-sir. Sir, sa inyong sir. Yes, sir. Sir, may babayaran kayong tuwing ano yung babayaran, sir? Nag-deposit ako, sir, ng pang 2 months kung 2 weeks ago, ah. Hmm, mga 7. Oo. Kailangan pang bayaran to, sir. Bayad po ako ng pang last month at saka pang this month, ah. Ang next... Sir, patingin niya ng resibo. Ang next due date. Ano ka ba, sir, ada? Debit? Debit card. Konto debit ka ba, sir? Oo. I-ano mo kaya sa susunod, sir? I-over the counter mo na. Actually, sir, So, ayun, may pinakita siyang resibo, nabayad na siya. So, na-late lang yung endorsement sa amin. Kaya, nung pagpunta namin, bayad na siya. Ngayon naman, tanghalian na. Kakain muna kami. Ano mo to, oh? Ano mo sa YouTube? Kain na kami kung saan lang kami abutin, no? Tulad nito, pares, pinakamabilis na kainan, napakasarap pa. Yan o, ito, tricycle driver. Kaya pwede magtanong, saan po yung Lingga, barangay Lingga? So mahirap pag hindi mo kabisado yung lugar, so call a friend. Ang pangalan niya ay Magta. Magtanong. Tanong na tayo dyan. Barangay Lingga. Kaya pwede magtanong, saan po yung barangay Lingga? Lingga. Lingga. Po. Lingga. Opo. Boss, 20 minutes na naturo dito po. Yung ano, yung ato, papasok po. Kaliwa. 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 Salamat to. Nagpapataya yun eh. Yeah. Tao po ko na. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Ay, tatayo. Magandang araw, sir! Sir, dito. Nasaan po siya, sir? Nasa Matangas po. About sa Ford Ranger niya, kano-ano niya si sir, sir? Kailan uuwi niya kaya? Baka po next. Pwede ka na ba ngayon? Baka Sabado. 20 ngayon. Sabado. Sir, may nasa. Pwede ba siya, ma'am? Eh, ano ba kayo, ma'am, sir? Para makausap lang namin. So, wala si kliyente. Hindi namin pwedeng i-discuss yung
about sa bangko dun sa brother niya, nasa Batangas siya, eh hintayin na lang namin siya makabalik. Wala din yung unit dala ng client, so balikan talaga namin yan bukas. Tawagan na lang namin si Sir Ma, nasa vehicle siya ngayon. So ganun lang kahinahon yung usapan natin, no? So kayo, huwag kayong mahiya, magalit sa amin kasi trabaho lang namin to, ginagawa lang namin. So hanap buhay ito eh. So pasensya na kung minsan naabala namin kayo. So itong susunod namin pupuntahan, isa siyang Ford Ranger Raptor. So yung client may ibang priorities na babayaran, so uunahin niya muna yung iba, yung mas importante kaysa sa sasakyan. Tama ho yun. So kayo, kung may mas importante kayong babayaran, unahin nyo na lang yun. Kasi yung sasakyan, madali lang yun eh. Madali lang kumuha ng sasakyan sa ibang bangko kaysa ma-block kayo, ma-simap kayo. Yun mas mahirap, marami kayong problema dun. Kasi lahat ng utang, association yun eh. Na lahat ng pagka-utang nyo na hindi nyo binayaran sa bangko, eh makikita dun, mabablocklist kayo. Hindi na kayo makapag-loan, car loan, credit card, lahat ng gusto nyong iutang o i-loan, mabablocklist na kayo, hindi na kayo makakautang ulit. So napakahirap pag nasimap kayo. So yung iba namang client, naghahanap ng court order. Nako, pag nakasuhan kayo ng bangko, attorney's fee, pag-file ng bangko sa inyo, babayaran nyo yun sa bangko. Mas malaki ang babayaran nyo bukod dun sa sasakyan. So i-surrender nyo na lang talaga ang sasakyan para wala kayong problema. So lagi ko yan sinasabi sa client kasi yung iba hindi nila alam yun eh. Kasi yung iba, pirma lang ng pirma ng kontrata, di nila alam na nakalagay doon, buwan-buwan, dapat kayong magbayad. Dapat hindi kayo sumablay. Kasi ang sasakyan, pagmamay-ari na ng bangko yan. So ito yung unit, titingnan natin kung may damage. Yung taillight, headlight, gas-gas, kaya malaking accident, headlight. So ikot pa ikot yan, titingnan natin. Panoorin nyo na lang yung previous vlog ko na paano kami mag-check ng sasakyan. So syempre may mga dokumento tayong pipirmahan, may naiiwan silang kopya at may nagdaling-dagdang kopya na na-receive nila yung dokumento natin. At yan, yun, pinaliwanag ko yan sa naunang vlog ko, so panoorin nyo na lang. Importante ang dokumentong ito kasi ito ang patunay na kami ang kumuha at sila ang nagbigay sa amin at anong itsura nung sasakyan nung binigay nila sa amin. Kaya nga nang sinabi ko sa previous vlog ko, nandun lahat ng detalye niyan. So ayan, i-check ko na yung kondisyon ng sasakyan, kung may sira, kung aandar, aircon, kung may punit yung upuan, at saka kompleto siya sa tools. Kasi kailangan niya na ilista eh, kasi within 15 days pwede pa nilang kunin to. Kailangan kompleto yan. At sinasabihan ko sila na lahat ng personal na belongings nila, kunin nila sa loob ng sasakyan at mga accessories, kasi sa kanila yon, sila ang bumili nun. Doon na yan, kailangan na ilista yan. So ay ipapakilala ko sa inyo napaka-pogi kong partner. Yan, si Jezreel. Yan, kasi malaking achievement sa kanya to na nakuha niya itong Raptor eh. So ayan, lahat ng dokumento kailangan na kumpleto ng pirma niya. Kasi ipapasa na to sa warehouse. So ganun lang siya kasimple mag-repo kasi hindi niya na kayang bayaran. Wala na siyang stress kasi wala na siyang babayaran kasi
gawa ng pandemic, tapos yung priorities niya, may iba siyang babayaran gawa ng may negosyo siya. So sabi ko sa kanya, sige ma'am, surrender na yung unit, pero may 15 days sila na pwede nilang kunin yung unit within 15 days. So ganun. So ito, ihahatid ko na to sa warehouse. So kita-kita tayo sa warehouse. Ingat.